Magandang umaga muli mga commissions. Ito po muli ang iyong lingkod, Dr. Pastor Darwin P. Gaba. At inaanyayahan ko kayo na samahan niyo po ako muli sa 30 minutong pag-uusap patungkol po sa ating kalusugan, sa ating mga bibig, sa ating oral health. At napakabilis po ng panahon dahil isang buwan naman po ang nakalipas. At muli tayo po ay magkakasama ngayong umaga ng Sabado, April 27. Sana po ay nakangiti po kayo na datna ng aking programa, ng ating programa ngayong umaga, upang sa ganun ay lagi pong masaya ang ating mga puso at maipakita po natin sa ating mga kapwa na nandoon ang ating Panginoon na lagi nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Sa pamamagitan po ng ating mga matatamis na ngiti. At ngayong umaga, alam ko na excited po ang bawat isa kung ano na naman po ang ating pag-uusapan, kung ano ang ating topic ngayong umaga. At sa ngayon po ay gusto ko pong i-share sa inyo, gusto ko pong pag-usapan natin ang mga isa sa mga bagong technology po ng ating dental professions sa ngayon, dahil sa paglipas po ng mga panahon ay marami na pong mga intervention, marami na pong mga invention, marami na pong mga technique para po maibigay o ma-replace ang ating mga ngipin. At narinig na po ba natin ang term na implant? Madalas po yan ay tinatanong po ng ating mga pasyente. So minsan ang akala nila ay ito po ay simpleng paraan lamang, at minsan ang iniisip po nila ay parang ito ay hindi naman ganun kamahalan. Pero alam niyo ho ba na pagka na narinig po natin itong implant na ito ay magugulat po tayo, dahil alam niyo na may mga pagkakataon na sa tingin po natin ay simple lamang, pero isa po pala itong mabusising proseso at pwede tayong gumastos ng malaki. So tingnan po natin kung ano yung mapupulot natin na aral dito, upang sa ganun bawat isa po sa atin ay magkaroon ng idea, no? Magkaroon ng idea kung ano nga ba itong tinatawag nating dental implants. So madalas po yan tinatanong ng pasyente, pero pag sinabi na po natin yung presyo ng kanilang tinatanong ay medyo umaatras po sila. So ano nga po ba ang tinatawag na dental implants o yung tinatawag nating implant? Madalas po ito ay naiisip lang ng mga pasyente na yung itinatanim na ano ng ngipin sa jaw or sa maksila. Yun po ang kanilang ano. Pero ngayon po, pag-uusapan po natin para sa ganun ay makita po natin kung ano yung nakapaloob dito sa dental implants na ito or implantology. Yan. Ang sabi po sa dental implants, ito po ay surgery. Sabi nga doon, dental implant surgery is a procedure that replaces tooth roots with metal. So, pinapalitan po yung puno or yung root ng ngipin, original ng ngipin, ng metal. Screw-like posts and replaces damaged or missing teeth with artificial teeth that look and function much like real ones. Dental implant surgery can offer a welcome alternative to dentures or bridge work that does not fit well, and can offer an option when a lack of natural teeth roots don't allow building denture or bridge work tooth replacement. So nakita niyo po yung parang purpose ng implant na ito. Ito po yung tinatawag na para sa ganun. Pag halimbawa, meron po tayong bungi ng ngipin, isa na pong option na pwedeng i-avail ng ating mga pasyente, ng bawat isa sa atin, kung tayo po ay may kakayanan sa buhay para ipagawa po ito. Sa aming ganun, nire-replace po ng dentist yung specialist na gagawa nito yung roots area, yung root portion ng metal o tinatawag po nating
implant body, no? So it's like a screw-like post para ma-replace po yung tinatawag ng ngipin na nawala. So magiging artificial po siya, pero it's like it will resemble the natural tooth, kasi akalain niyo po ngayon eh pwede na palang itanim yung ngipin. Pero ang gagamitin na material is titanium, na ito po ay biocompatible, na pag nilagay po natin sa bone ay wala pong magiging problem, no? As long na hindi magkaroon ng slight infection, so magiging maayos po siya. So, yung implant po na ito ay meron po siyang mga procedures na kailangan pong gawin bago siya matapos, and it's hindi po siya agad-agad, hindi po yung parang one sitting nandun na. So pag nakita po natin dito sa picture, pag po kayo ay nanonood sa FB ninyo, meron akong shinare sa screen. And sometimes if you really want to explore at panoorin yung implant procedure, you can just go to YouTube and search for implant. Doon po makikita nyo yung actual minsan na na procedure. So pag nakita po natin dito mga magulang at kapatid, sa mga nakikinig naman po na nasa malayo, nasa mga far-flung areas, i-imagine nyo po yung sinasabi ko. Ano po, yung implant structure na yan, yung pagtatanim ng ngipin, meron po tayong tinatawag na mga materials, na mga parts para mabuo po yung isang implant, no? Yung isang ngipin. So meron tayong tinatawag na fixture, yan po yung idinedrill namin doon sa loob. So pag nakita nyo po yung procedure dyan, doon sa bone, sa alveolar bone, pag magaling na po yan, dinedrill po namin yung fixture na yan. Siya po yung magsisilbing parang root portion ng inyong implant ng ngipin. Okay, so meron din siyang screw. Yan, nakita nyo yung screw. Yan po yung ginagamit para sa ganun. Papasok po yan sa loob. And then meron yung abutment. Yan po yung idudugtong naman doon sa screw. Para sa ganun, yan naman po yung paglalagyan ng crown or yung ngipin. So nakita niyo po, meron po siyang four parts, no? May fixture, may screw, may abutment, may crown. So that compose an implant structure. So sa unang punta niyo sa dentist, sa mga gumagawa po ng implant na ganito, ay siyempre i-assess muna yan, yung bone, yung health ng patient, kung walang problem before mag-proceed po sa tinatawag nating surgery. Pero hindi po dapat katakutan ito. Hindi natin dapat katakutan itong isang proseso na ito, dahil hindi naman siya talagang sinatawag na major operation sa dental treatment. So, chairside lang po ito, sa clinic lang po, hindi kailangan i-OR ang pasyente, ngunit nasa chairside lang po siya. So, pagkalagay po na doon sa unang appointment, pagka okay na yung assessment, doon po namin nilalagay yung fixture, no? And then, sinusuture, let it heal for at least 3 months or more para mag-adapt yung fixture, yung root area ng titanium, para sa ganun ay dumikit siya dun sa bone. So, magiging matibay po yung kanyang pagkakadikit. Ngayon, ano yung benefits ng dental implants na to? Pastor, doktor, iyan ba ay maglalas ba yan? Maganda ba yan? Sa mga pasyente po na very conservative sa kanilang mga ngipin, yung ayaw nilang mabawasan. Kasi po pagka nag-fixed bridge ang dentist, so ang ginagawa namin sa fixed bridge, di ba, diniscuss ko na po noong nakaraan yon, yung paggagawa ka ng isang bungi and then gusto mo magkaroon ng ngipin, so may tinatawag na fixed bridge, babawasan mo yung dalawang ngipin, doon isa-cement yung bridge, so mare-replace na po yung isang ngipin na nawawala, magiging tatlo, di ba? Ngayon naman, yung implant po, wala tayong gagalawin na adjacent tooth. So, kaya nga sinasabing conservative type, kasi wala tayong sisirain. Hindi naman sisirain, no? Wala tayong gagalawin na katabing ngipin or adjacent tooth nung bungi na area. So, ang gagawin doon sa mismong bungi na area, doon natin i-drill yung implant body. So, ito yung mga benefits, no, of the dental implant systems. It restores the ability to chew. Siyempre, mare-replace po yung ngipin na nawawala. May mga implant nga, lalo yung mga old age, mga elderly, na hindi na kayang kumapit yung kanilang postiso. So ang ginagawa po yan, meron tayong tinatawag na ball and socket implant. Magtatanim po ng implant yung dentist na at least apat, and then merong tinatawag na ball and socket na area. And then doon po ilalak
yung denture. So kahit wala na po siyang ridge, dahil pudpud na siya, kakapit ngayon doon sa dental implant system. So mare-restore yung ability na mag-chew ang isang pasyente. It restores cosmetic appearance. Siyempre, pag nalagyan ulit ng ano ng ng ngipin yung bungi, magiging maganda ulit yung kanyang ngiti dahil na-fill yung kanyang missing tooth, no? It helps keep the jawbone from shrinking due to bone loss. So, ito naman po, para hindi tuloy-tuloy yung pagbaba ng bone sa jawbone natin, yung alveolar bone natin, ay nakakatulong po ito para hindi siya mag-shrink kasi nalagyan po siya ng implant sa loob. It preserves the health of the surrounding bone and gums. So, isa po yan. It helps keep adjacent teeth stable. So, hindi nga natin gagalawin. So, hindi tutumba, magiging stable dahil meron na siyang katabi. And it improves the quality of life. So, yan po yung benefits ng dental implant system. Kaya kung tayo po ay may kakayanan, wala namang pong problema. Kung tayo po may kakayanan para magpagawa niyan, pwede po natin i-consult ang ating mga dentist. Nakakilala natin kung sila po ay gumagawa ng implant. And then of course, just prepare for the fee na medyo mataas ng konti. Ha? Huh? Baka tinatanong ni Pastor Ted kung magkano, no? So, pag-implant po, Pastor Ted, ay pwede ka nang bumili ng isang second-hand na kotse. So, yan po yung benefits ng dental implant system. So, pagka gusto po natin, yan po ang pwede nating mapala or ma-receive kapag po willing tayong ipagawa ang ating mga bungi ng ngipin na malagyan ng dental implant. Ano naman po ang disadvantages ng dental implant na kung meron pong advantage pala, merong disadvantage. Tingnan po nga natin kung ano yung disadvantage nito. Sabi nga doon, dental implants may require supplemental procedure. Kasi po minsan, bago namin gawin yung dental implant system, kinicheck po yung pasyente kung may comorbidity. For example, may sakit sa puso, may sakit sa diabetes, at iba pang mga sakit na pwedeng maging contraindicated sa surgery na ito or yung paggawa ng implant po na ito. So, pagka yan, syempre, meron kang diabetes, kailangan po natin i-consult yung ating endocrinologist para ibaba yung sugar count. So, pag may heart problem, dahil nga mag-anesthesia tayo, i-consult din natin yung cardiologist para mabigyan siya ng clearance. So, may mga ano yan, may mga supplemental procedure if kailangan siyang gawin, if in case na meron pong problem sa pasyente. And syempre, pangalawa, yung sinasabi ko po kanina, dental implants are expensive. Mga commissions ito po ay may kamahalan. Sabi ko nga kanina sa nauna kong sinabi ay pwede ka nang bumili ng isang second hand na kotse kapag po nagpa-implant ka ng isa lang ha, ng isa lang. E paano kung ang gusto mong ipa-implant eh buo, sampu, o kaya mas marami pa. So it requires a lot of money. Kaya nga po ito ay hindi na-apply sa mga kababayan po natin na hindi naman na fit sa kanilang budget. Kasi po, kung ikaw po ay hindi naman ganun ka angat sa buhay, eh syempre ipambibili mo na lang ng bigas. Ano? Biro mo yung isang implant, eh katulad ng second hand na kotse, ilang bigas kaya Pastor Ted ang kuha nito, Brother JM, no? Ilang kabang bigas ang pwede niyang bilhin sa isang taon, no? Napakarami po. So, at least ito po nalaman po natin, narinig po natin tong implant na to para hindi po tayo nag-aas sa ating sarili. Ay, gusto ko magpa-implant. Teka, 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 teka. Meron ba akong kakayanan para magpagawa ng implant na 'yan? So, kailangan din po natin ng wisdom, no? And dental implants require surgery, syempre. Ayun po yung sinasabi natin kanina, we flap the soft tissue, we drill the bone, it's a surgery procedure. Surgical procedure po ang tawag po namin dyan. Kaya kung gusto po nating magpa-implant, magtanong po tayo sa mga dentist na kakilala natin or pwede nyo po kaming i-reach out sa ating chat box and cellphone number ng DZMR and then maki-inquire po kayo kung magkano ang gagastusin at
maaring free check-up, free consultation, and then nasa sa inyo po yung magiging decision po. Kaya nga po yung mga una kong mga lectures, mga commissions, noong mga nakaraan, di ba po ang una kong nililecture dyan is prevention, intervention, restoration. Kasi nga po, lagi kong ine-explain sa pasyente, kapag po ginastusan natin ang ating mga anak on their first stage, let's say yung mixed dentition stage from 6 to 12, dyan po lalabas ang mga permanent ng ngipin. Dyan nyo po ipacheck na mabuti sa dentist at ipasave lahat ng pwedeng isave. Kasi hindi kayo gagastos ng gadon kalaki dahil nga po hindi naman siya kagaya ng implant na sobrang mahal. So doon pa lang po sa prevention, panalo na po tayo. Ano po? So wag po natin i-reason na ay wala tayong ganito. Pwede po nating pag-ipunan para sa ating mga anak. Yan po ang pinakamalaking gift po natin sa kanila. If their oral health, their dentition are very, very good, no? Sound and protected ang kanilang mga ngipin. Kasi nga po, wala pa rin tatalo sa natural tooth. So yan po ang gawa ng ating Panginoon. It's natural, no? It's God's creation. Pero dahil sa galing ng tao ngayon, ayan na, may mga invention na po na pwede na pong itanim, i-replace ang nawalang ngipin, pero artificial po siya. Hindi siya kagaya po ng natural. Kaya nga po, ang daming mga intervention po ng mga natural ng ngipin para masave. Nandiyan yung pagpasta natin, pag-fluoride, pag-sealant, and pagka sumakit na, meron tayong tinatawag na root canal. Di ba? Na-discuss ko na po yung root canal. Para lang po yung natural na God created ng ngipin ay hindi po siya mawala kasi napaka-importante po niya. So dito natin malalaman ngayon mga commissions na ang halaga pala ng isang ngipin ay ang laki. So pagka gusto mo magpa-implant, magpa-replace ka ng isang ngipin na nawala dahil napabunot mo nung bata ka and then one time lumaki ang pera mo, dumami ang pera mo. Dok, gusto ko yung natural, yung parang dati. So gagastos ka ng ganun kalaki. So ganun po ang amount ng natural ng ngipin. So higit pa doon kasi nga natural yan. God created ng ngipin yan. So ang advice ko po mga commissions natin, mga magulang at kapatid, if kaya nyo pong ipasave ang inyong mga ngipin, kahit gumastos pa kayo na medyo malaki, ask your dentist, tell your dentist, doc, ayaw ko pong mabunot yung ngipin ko. Is there a way? Is there a possible remedy para hindi mabunot yan? Then talk to your dentist. Marami po siyang pwede ma-recommend para hindi po sa laging bunot. Especially mga bata, napaka-importante po na agapan po natin ang kanilang mga ngipin kasi yun po yung sinasabi ko kanina. When we invest in our children sa kanilang murang edad, hindi tayo masyadong magproblema pagdating ng panahon pag lumaki na po sila kasi we save them as early as possible. At sana kahit hindi na tayo umabot dito sa dental implant system, no? Kasi nga po medyo may kabahalan po siya. But sa mga tao po na kailangan nila ng ganitong procedure, at meron naman po kayong pwedeng gamitin na pera ay okay po siya. Maganda po siya, no? It takes time nga lang and it takes money. Okay, so dito po natin na tingnan kung ano po yung pwedeng makikita natin na procedure dito sa
Ayan po. Nakita po natin yung procedure po ng implant. So, napakasimple lang po yung illustrate po niya, pero alam niyo po, yan po ay hindi po siya bastang ginagawa din, no? Medyo may konting kahirapan din. Siyempre, yung procedure na yan ay hindi naman po siya simplified lang na ano. Parang maganda lang, simple lang siyang ano. Simple lang siyang tingnan. Pero yan po ay isa pong proseso na kailangan po ng matinding pag-a-analyze po ng inyong specialist sa implant para po maganda po ang pagkakagawa ng ating implant. Okay, so yan po ang ating usapang pangkalusugan ngayon at sana po nakapagbigay po ng linaw sa atin, no? Nakapagbigay po sana ng magandang information po sa atin, bagamat sabi ko nga kanina, ito po ay medyo mahirap siyang gawin at medyo may kamahalan, pero at least meron po tayong ideya kung ano po ang implant po na ito. Kaya kahit nga dito sa kasabihan, sabing ganon, every tooth in a man's head is more valuable than diamond. Ganon po siya kahalaga po, no, ang ating mga ngipin. So, mas matindi pa pala kaysa sa diamond. Eh, ang diamond, precious, precious stone po yan. Pero pinatunayan na ang ngipin po natin ay God-given, God-created, natural. Eh, hanggat maaari po, i-preserve po natin yung natural na yan sapagkat napakalaki po ng magiging benefit sa atin in the future. Kung hindi po natin kaya magpa-implant, ano po, dahil napakamahal po, ngayon pa lang po, handaan po natin na naggawan po ng paraan para masave po ang ating mga ngipin sapagkat napakaganda po na kumpleto ang ating ngipin, masarap kumain, may confident tayo mag-smile. Kaya sana po bawat isa sa atin ay nagbigay ng wake up call na ay ayaw kong magpa-implant kasi napakamahal pala niya. So alagaan ko na lang ang aking ngipin para sa ganun, ma-maintain ko yung good quality of life pa rin. Ito lang mga kapatid, talagang ito po ay ginagawa para lang sa mga tao talaga na kailangan nilang i-restore yung kanilang natural na smile, natural na ngipin, at may kakayanan sila, pwede po nilang option ito. Maraming option po, pero ang pinakahigit sa lahat po yung prevention po natin para sa ganun, natural pa rin ang ating ngipin hanggang tayo po ay tumanda. Salamat po sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob nyo muli sa inyong lingkod at sana po ay magkakasama muli tayo sa mga susunod na panahon at makapagbigay pa po ako ng kaunti pa ng mga lecture, ng mga wisdom patungkol sa ating oral health. Salamat po sa inyong pagsama muli ngayong umaga at samahan nyo muli ako sa susunod na buwan. Hopefully ay may mga maidadagdag pa po na mga lectures tayo para sa ating kaalaman, para sa ating usapang pangkalusugan. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Pastor Darwin P. Gaba, at nagsasabing sa Diyos ang papuri sa lahat ng kanyang mga ginawa sa atin. God bless po, God bless. And sana po ay manatili po tayo nakangiti na may kagalakan sa ating mga puso. God bless. Bye-bye.